hindi mahaba ang ari ko, pero ang laki naman ng bayag ko. Dapat ba ako mangamba? The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Hello everyone! So, it's me po again, Sarah Mie FC, ang inyong lingkod. So, for today's vlog, we're going to talk about po two large testicles. So, dapat ba mangamba ang mga kalalakihan na may kalakihan or sobrang laki ang kanilang bayag, okay? So, hindi nga po malaki ang kanilang ari, bayag po ang pinag-uusapan natin dito. So, dapat ba silang mangamba? Kailan ba dapat silang mangamba? So, ano po ba dapat na tamang sukat? Normal po ba na magkaiba ang sukat ito? So, napakarami pong katanungan about dito. So, mag-start na po tayo. So, una po sa lahat, ano po ba yung tinatawag na testicles? Ano? It is an organ po. Organ po ng mga kalalakihan na ano na nagpo-produce po ng sperm and ng hormone na ano na testosterone. Testosterone po para mag-increase po inyong production ng inyong sperm, okay? So ano man po yung tinatawag na scrotum, okay? So for example, this is your testis, ano, yung itlog ng kalalakihan. So ang pouch nito, yung balot na tinatawag, yung po yung tinatawag na scrotum, okay? So ano pong normal na sukat ng isang testis, ano, isang itlog ng mga kalalakihan? Normal po is what? 2 inches long, okay? So, normal po sa kalalakihan na hindi po pantay ang kanilang testicles or non-testes, ano? Yung dalawa nilang itlog, normal po na hindi pantay, okay? So, kailan po nag-i-start itong lumaki, okay? By the age of 8 years old, nag-i-start na po itong mag-grow o lumaki. Kailan po ito titigil sa paglaki? By the end of puberty years, okay? So, kung mapapansin niyo po, kapag kayo po ay medyo matanda na, may katandaan na, medyo nag-shrink na po ito kasi yung hormone or production po is nagdi-decrease na rin po. So, next po, ano, if you're having too large testicle, ano, so, ang nangyayari dito, mas marami ring production ang ginagawa mo. So, mas marami ding hormone ang pre-produce mo. Conversely din po, na kapag ikaw ay may maliit na, ano, na testes o yung itlog ng mga kalalakihan, mas konti po yung sperm production mo and then mas konti din po yung, ano, yung hormone na binubuo mo. Additional ko lamang po, mga madam and sir, no, itong tinatawag na scrotum, ano, yung balot sa bayag ng isang lalaki, ay ano, ito po yung nagbibigay protection sa kanila, saan? Sa temperature, ano, sa sperm production, ano, para ma-maintain yung sperm production nila. Bakit? Kung mapapansin nyo po, ang mga kalalakihan, kapag sila ay nagligo ng sobrang init or sabihin natin medyo warm ng konti, ano, ang nangyayari po yung sa kanilang bayag or sa kanilang testis o kaya ang testes, ano, ang nangyayari po doon, naghahang po, ano, pansin nyo, laylay, ano, bakit? Para masurrounded sila ng air, ano, para hindi sila mag-overheat, ano. So, kung mapapansin nyo naman, pag yan naman ay malamig, nilalamig, ano, ang nangyayari naman dyan, pag naligo sila ng malamig, ano nangyayari dyan? Nagko-compress naman yung kanilang testes. Bakit? To provide, ano, warmness ang kanilang sperm production. What are the common causes why do we have large testicles po? Ano, ano po ba yung usual na dahilan na totally or naturally grow sila, lumalaki, ano? Bakit merong kakaibang paglaki itong bayag or itlog na isang kalalakihan? So, there are 3 reasons and other some reasons pa po, ano? Yung main reasons po is what? Meron itong tinatawag na hydrocele. So, ano po ba yung hydrocele? Ang hydrocele po kasi dito, namamaga po o merong fluid po sa loob noong bayag ng isang kalalakihan. Meron pong fluid, ano, na nasa loob niya, as you can see po dyan sa picture. And then, meron din po tayong tinatawag na varicocele. Ang varicocele naman po, ito po yung namamaga ang litid, okay? Sa litid, sa parte ng bayag ng isang lalaki, may litid po dyan, namamaga po ito, ano? So, the last one is spermatocele. Yung spermatocele naman po kasi, ito po yung namamaga ang alin, yung epididymis. Yung epididymis po kasi, ito po kasi yung storage area kung saan kapag, sabi natin, mature na po ang sperm, dun po yun naglalagi, ano? Dun po siya nakalagay lamang bago po siya mag-ejac, okay? So, dito po sa epididymis, namamaga po ito. Dito po yung tinatawag na spermatocele. Next po, ano, kung ang mga kababaihan po ay merong ang tinatawag na breast self-examination, ang mga kalalakihan naman po ay meron din tinatawag na, ano, testicular self-examination. So, ginagawa din po ito monthly, ano. Monthly is a must, ano. Ano po bang, paano po ba ito gawin, ano? So, right after a warm shower po, ano, warm shower, so, kailangan mo po natin gamitin ang, ano, itong thumb finger and yung forefinger. So, kailangan i-check muna natin yung isang itlog. Kung titingnan mo kung may lumps, ano, kung may lumps, makakapamo naman po yan
hanggang doon sa taas, and then yung kabila din po, yung isa pong itlog, kung meron pong difference, kung may namamaga, may bukol. So, kung if ever nakaranas po kayo o nakakapa po, nakakaiba sa inyong testicles, ano, you have to visit your urologist po. Yung kahit sinong doktor po na makilala nyo or ano, pwede nyo po itong lapitan, ano, para ma-check po kung meron po ba tayong problema sa ganitong parte ng ating katawan. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching, and hopefully na may nayambag po ako sa inyo about testicles. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye. 갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다. 그런 나를 넌 보며 답 없이 미소만